people, welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So yon. So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay today. So, happy Saturday po sa inyo lahat. Ang bilis ng araw, no? So, weekend na. And then, of course, bukas is Mother's Day. Sa lahat ng mga mother dyan, happy Mother's Day sa inyo lahat. Syempre, happy Mother's Day din sa mama ko at saka sa auntie ko. So, yan. At eto nga, syempre, gusto ko rin magpasalamat sa inyo lahat sa walang sawang suporta at mamahal na binibigay ninyo araw-araw, lagi-lagi dito sa Mama Sam Vlog. So, kapun ka kung tukon. Ang ibig sabihin nun, thank you so much to all people. So, yan. And then, of course, kay Christine Ann Perez. Hello, 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 hello. So, yon. So, alam nyo, sa totoo lang, kausap ko kanina yung estudyante ko dati nung elementary. Ngayon, nasa college na. Nagpa-part-time siya. So, tinanong ko kung magkano yung per day niya. Tapos sabi niya sa akin, 400. So parang sabi ko, sa 400 baht, okay yon. Sabi ko, okay lang yon. At least madami na rin yun, di ba? Aba, naloka ako. Sabi niya, 12 hours daw yun. Sabi ko, hala. Sabi ko, nakakaloka yung 12 hours na yon. Magtatrabaho ka sa 400. Diyos ko. Sabi ko, mahalaga talaga ang bawat piso. Kaya dapat ma-appreciate ninyo kung ano yung meron kayo. Dahil sabihin pa man natin na maliit lang to, at least nag-earn ng money, di ba? Pero kailangan lang talaga natin ng sipag at tiyaga. So, yon. Ang hirap mabuhay sa mundo. Sa totoo lang. Ako nga, kahit piso lang yan, kahit 1 cent lang yan, kailangan mong ipunin. Dahil pag dumami yan, syempre, madami na rin. No? Diba? So, yon. So, ganun talaga. Laban lang tayo sa buhay. So, sino ba namang ayaw yumaman? Ako, basta ako walang sakit, good health, okay na ako doon. Kasi kapag good health ka, makakapagtrabaho ka ng bonggam-bongga. Pero wag nating abusuhin yung katawan natin sa world. Dapat nagre-relax-relax lang tayo. Kaya, ano pang hinihintay ninyo? Watch lang kayo dito sa Mama Sam Vlog. So, yun. So, syempre, marami tayong chika ngayon na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin today. Kaya, guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So, para sa una natin, chika. Mamaya na magaganap ang Coronation Night sa Miss Earth Philippines. So, yon. So, tingin ko daw ba, sino daw ba ang mananalo dyan? I think na-feel ko si Batangas. Gusto ko sana si Makati. Nag-hope ako na manalo si Makati. Kaya lang, di ba, biglang may eksena tong si Makati, si Sam. Ano, may eksena siya eh. Kaya, ayun, hindi na siya kasali. Charot. So, yun. So, I wish all the best sa lahat ng kandidata. So, nakakaloka. So, nakakaloka din na mga pangyayari din sa Miss Earth Girls. Diba? Kung iisipin mo, akala mo, ano, antitino nila. Yung pala, may mga intriga sila. Nakakaloka. Pero sana maayos nila yun ng maayos. Ganun talaga pag mainit ang panahon, madaling mag-init ang ulo ng mga tao. Diba? So, yun. Good luck na good luck talaga sa mga girls na lumalaban ngayon dito sa Miss Earth at sana ay mapantayan nila ang nagawa ni Aliana Aduana noong Miss Earth, 'di ba? So, ang mga Miss Earth Philippines candidates natin, magagaling naman sila. So, parang feeling ko mananalo dyan si Batangas. Mamaya panoorin natin at subaybayan natin ng bonggam-bongga. So, good luck sa mga Miss Earth Philippines girls. So, yon. Eh, para naman sa sumunod natin, chika, Miss Earth Queen na si Drita Ziri. Ayun nga, ipinarade nga siya sa Philippines din. Nagkaroon din siya ng motorcade parade. So, yan. So, hindi lang yung Miss Universe ang may eksena. Kahit ang mga Miss Earth Queen din. So, natuwa naman ako kasi, di ba, para masilayon siya ng mga
ating kababayan, yung ganda na meron, ang beauty ng Miss Earth. So, napaka-importante kasi niyan. So, yung mga rin ang dumarating sa atin na gumagawa ng mga some activity. So, ayan, dapat i-motorcade natin yan. Bakit? Kasi syempre, para masilayan sila ng buong bayan. Kasi syempre, sa TV ka lang naman nanonood ng beauty nila. Eh, hindi mo naman ano, hindi mo naman sila nakikita. Eh, mas maganda yung nakikita mo talaga sila. Diba? Ng personal na walang camera. At least, doon, sasabihin mo talaga, ay, ang ganda pala ng mga queens na to. Ah, diba? Kaya, ang swerte ng experience ng Miss Earth winners natin this year. Na ayan nga, si Miss Thailand, diba? Si, sino pa ba? Vietnam ba? So, kasama doon si Vietnam, at saka si Philippines, at saka nga, eto nga si Drita Ziri. Oh, diba? Nang talagang masabi natin, iba talaga ang Pilipinas. Oh, diba? So, yung experience nila dyan, iba yon. Kasi syempre, may pa-homecoming sila sa Philippines. Hindi na loka-loka sila ng bonggong-bongga. And then, para naman sa sumunod natin, chika, syempre, bukod doon sa Miss Earth, update ng bagong Miss Supranational winner sa Thailand. So, ito na nga, yung Team Thailand. So, ang nanalo sa lalaki ay si Jong Kon Lawit. Aha. So, napakagwapo. Alam mo, sa totoo lang, ay nako, ang gwapo-gwapo niya. Parang feeling ko may laban siya sa Mr. Supranational. And then, ang kanila namang Miss Supranational ay si Kasama Swertong. So, Swertong. Grabe. Ang ganda din niya. So, kung sino ba ang mas bongga? Si Philippines ba o si Thailand? Siyempre, iba yung beauty ng Thailand. Iba yung beauty ni Philippines. Siyempre, Pilipino ako. So, magiging bias ako. I go for the Philippines. Pero, siyempre, susuportahan din natin to si Thailand. Kasi, siyempre, Team Asia to. Diba? So, ang lalaki ng ano, pambato nila sa Mr. Supranational na si Joe, ay talaga naman masasabi mo, oh my God, aayawan mo ba siya? Charot. So, siyempre, gusto mo siya. Kasi, mas nakakaloka talaga yung pagkalalaki niya. Charot. At, siyempre, alam nyo na, ang mga Thai ay Dakila Harrison Plaza. Charot. Anyway, so masaya ako dahil itong Team Thailand ay parang mas malakas yung laban nila ngayon. Taon na to dito sa Supranational kumpara nung nakaraan. So parang feeling ko level up sila. At yung bagong queens nila ay talagang parang feeling ko kabugera at palaban. Kaya ngayon pa lang, congratulations sa kanila at good luck, di ba? Syempre yung Team Philippines, kakabug din yan. Pwede ba lang mo magpatalo? Nakikita ko nga si Altea na baka siya nga ang maging Supranational this year. Eh. Diba? Kasi yung ganda na meron siya at talaga naman yung beauty talaga. Ay nako, masasabi ko na palaban talaga si Miss Philippines din. Diba? So yon. So para sa sumunod na chika, Mama Sam, Miss Universe na si Shainis ay nasa India. Ano ang masasabi mo sa mga ganap niya sa India? Ang masasabi ko, ang bongga ng costume. Gusto ko magsuot ng ganyan. Actually, ang ganda niyang tignan. Kapag tinitingnan ko siya, sabi ko, syempre Miss Universe siya. So, maganda siya. Kahit anong mga suot niya, talagang mag-shine like a diamond star siya. Because she is Miss Universe. So, magtataka pa ba ako kung nakita ko na, wow, ang amazing naman niya. Siya ba to? Yung mga ganon. Syempre, hindi na. Kumbaga, parang titignan mo na lang kung ano yung mga eksena niya. Pero syempre nakakatuwa kasi na-experience niyo yung mga ganitong bagay bilang Miss Universe. Ang bongga, di ba? Kung iisipin mo, lahat na lang yata ng bansa dito sa Asia ay napuntahan niya na. Yung katulad na lang syempre ng Philippines, India, Thailand, Cambodia, Laos, o oh, di ba? At lahat yan talagang nakasuot siya ng mga cultural dress na masasabi ko naman na parang ko ikaw yon ay ma-experience mo yon ay winner no winner. Kaya winner no winner ang eksena ni Shanae's Palacio dito sa Miss Universe. So, paano natin masasabi na wala ng eksena ang Miss Universe? Eh kung kita naman ninyo na talagang kabog at pakabog ng pakabog ang lola mo. So, yan. So, para sa sumunod natin, chika, Mama Sam, masasabi mo ba si Aliana at Duana ay isa sa mga the best Miss Earth Philippines queen natin? To be honest, yes, isa siya sa mga masasabi ko na di kalibre at isa sa mga masasabi natin na talagang the best na queen ng Miss Earth. Bakit ko nasabi? Kahit hindi naman siya nakakuha ng corona ng Miss Earth, ang masasabi ko naman ay
talagang inilaban niya ang Pilipinas ng tao sa kanyang puso, kung paano niya pinaghandaan, sa galing na meron siya at ang ganda. Diba? Kasi yun ang importante. Kahit hindi ka naman nanalo ng title holder doon, but yung naging remarkable ka bilang isang kandidata, yun yung importante. Doon naman sa nagsasabi na kung sama naman ang ugali ni ano, I think hindi. Hindi ko nakikita na ganun si Aliana Aduana. Ang nakikita ko sa kanya, isang napakagandang diyosa na kinaiingitan ng lahat. At ako ang masasabi ko, pwede pa siya sumali sa ibang pageant. At gusto kong sumali siya sa ibang pageant. Diba? Kasi, ano siya? She's the best para sa akin. And yung ipinakita niya sa tablado ay sapat na para masabi kong magaling na kandidata ng Pilipinas bilang isang Pilipina na lumalabas sa international pageant. So, okay na ako doon. And then the rest, kung ano man yung mga komento sa kanya, hindi ko na problema yon. Doon lang ako sa ipinakita niyang galawan sa Miss Universe. Kasi lahat naman tayo may kanya-kanyang attitude, may kanya-kanyang behind the scene, di ba? So, kung totoo man to o hindi, I don't mind. Pero isa lang ang masasabi ko, si Aliana Aduana, ang masasabi kong isa sa mga pinakamagaling na kandidata natin na naipinadala sa Miss Earth Philippines. Diba? So, yon, so, ganun lang yon. Ang importante, doon lang tayo sa usapang pageant. Hindi na natin nasasakop kung ano man yung mga intriga, mga chika nila dyan. So, ang masasabi ko, she's the best. So, yon. At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa bagong Miss Grand France? Sa Miss Grand France, okay. So, ang masasabi ko, bongga. She's Black Beauty. Siyempre yung iba nagtataas ng kilay, yung sinasabi nila, ay nako, hindi mananalo yan kasi Black Beauty yan. Alam mo, nakakaloka, no? Lagi na lang ganun yung interpretasyon ng tao sa mga black. Kahit yung kay Alexi Brooks. Ganyan din yung sinasabi, hindi pwedeng manalo kasi Black Beauty, depende. So, nako, wala siyang ganda, mga ganun eh. Ganun yung lagi na lang bato doon sa mga Black Beauty. Alam nyo, sa totoo lang, yung diversity na tinatawag, ito ay pagkakaiba natin lahat. Pero kasi, ang importante dito, kung paano mo inilalaban yung sarili mo. Kung paano ka gumalaw, kung paano ka bilang tao, at ano ka ba bilang isang reyna. Ayun yung importante. Dapat nandoon yan sa kalooban. Tingnan nyo yung kalooban, hindi yung kung ano lang yung nakikita nyo sa physical na kaanyuan. So ako, para sa akin, si Miss France, so congratulations sa kanya. Kasi pinatunayan niya na it's not about the color, it's about your determination. O, diba? Kasi nakaka-open, kahit din naman ako, black din ako. At yung na-experience nila, na-experience ko din yun. Tingnan ninyo, ang sabi ninyo, bakit ako kalbo? Bakit ako ganito yung itsura ko? Bakit may mali ba sa itsura ko? Eh, ang ganda-ganda ko, di ba? So, yun. So, congratulations kay Miss France. At naniniwala ako na kaya niyang manalo sa Miss Grand International. Ayun nga lang, nakakaloka lang talaga yung mga discrimination, nakakaloka lang talaga yung mga tawag dito, yung mga yung pang-criticize ng iba na nakaka-below the belt na. Anyway, so wala naman tayong magagawa kasi opinion nila yon at tingin nila yon. Pero sana, bilang vlogger, nananawagan ako sa inyong lahat na sana maging pantay-pantay ang tingin ninyo pagdating sa kulay. So yon, kasi the all color is beautiful. Mapaputi man to o mapaitim. Diba? Kasi wala naman yan eh. Depende na yan sa kung paano mo dadalhin. So yon, kay Alexi Brooks naman, mabuhay ka. At naniniwala ako na mararating mo kung ano yung dapat mong marating dito sa Miss Universe. Kung ikaw ang mananalo, umasa kang makakasuporta ako sa'yo ng tao sa aking puso na 100%. At kung hindi naman, naniniwala ako na marami pang mga pintuan na naghihintay para sa iyong karera. So yan! So mabuhay ka, Alexi Brooks. No? So napanood ko kasi yung interview niya. So, naloka lang ako dun sa mga ibang tao na minsan nga kahit nagbablog ako, nakikita ko pag naka-live ako yung mga comments, kung paano siya tawagin.
Alam nyo, sa totoo lang, nakaka-disappoint. Sa totoo lang, nakakaloka. Nakakaloka sila. By the way, so I'm happy for Alexi dahil nakagraduate na siya. Congratulations. And then, tignan natin kung paano niya susungkitin ang corona ng Miss Universe Philippines. Wish all the best. Ayan! At ito ang sumunod na chika. Miss Universe 2024 na magaganap nga sa November dito sa Mexico. Ang sinasabi nila, 127 candidates daw, Mama Sam, ang pwedeng sumali. So, anong tingin mo dito? Ang tingin ko dyan, so, it's a number. So, hintayin natin yung mismong actual na kung ilan ba talaga ang magpa-participant dito sa Miss Universe 2024. So, 127 ang nanalo si Megan Yang. Ganun kadami yung kandidata. Imagine mo, ang dami niyan. Pinatumba. So, 125 countries. Pero, nanalo si Philippines. So, baka swerte sa atin yung 127. Malay mo, tayo uli ang sumunod na Miss Universe. Diba? So, hindi imposible yan. Basta makakuha lang tayo ng isang magaling at matibay na kandidata na talagang deserve para sa Miss Universe. So, yon. So, wish all the best sa lahat ng kandidata. Last time din sa Miss Universe, ang pinakamaraming numbers ay si Catriona Gray ang nanalo. So, ayun yung the history talaga. Gumawa sila ng history na breaker, di ba? Kasi, imagine mo, 127 and then kay Catriona, 92. O, di ba? So, congratulations. And then, tingnan natin kung ganyang kadami nga yung mga sasali ngayon dito sa Miss Universe ngayon taon na to. So, wala namang masamang mangarap. So, pwede naman yan matupad. At ito ang sumunod natin, chika. Mama Sam, tingin mo, possible ba talaga sa last two standing itong si Quezon Province at saka si Iloilo? Lalo na ngayon, sila ang umahakot ng mga awards. Diba? Lagi silang pasok doon sa paboto. Patunayan lang to sa mga boto, kaya nandiyan dyan si Atisa at saka si Alexis sa suporta ng tao sa kanila, di ba? Sa sobrang dami ng sumusuporta sa kanila, kaya talagang nailalaban sila. Kung titignan mo lahat na lang lumabas na, sila ang nasa top. So ako, para sa akin, hindi imposible na mag last two standing sila. Depende na yan sa kanila kung ano yung destiny na naghihintay sa kanila, mangyayari yon sa ayot sa gusto mo. Basta ang importante ay lumalaban sila at may laban naman. Naniniwala ako pagdating kay Alexi, malakas yung laban ni Alexi. Paulit-ulit ko nga sinasabi sa inyo, may laban si Alexi. At kaya niyang manalo ng Miss Universe Philippines, hindi rin imposible na sa kanya mapunta ang corona. Doon nga sa interview ni Alexi, medyo nasad ako kasi parang yung reaction kasi ng tao sa kanya, parang sinabi na ninyo na walang karapatan manalo si Alexi sa competition. Bakit? Ang tanong ko, bakit nyo nasasabi yon? Ako, para sa akin, this is a competition. Alam natin kung sino yung malakas at kung sino yung mahina. Pero ang bawat isa dyan, sa kanila, sa 53 candidates, naniniwala ako na may chance talaga sila na makakuha ng corona ng Miss Universe Philippines. Pero depende na lang yan sa laro ng ibang kandidata. Ako, kaya hindi ko siya nalalagay sa top winner ko. Kasi naniniwala ako bilang tao, ha, opinion ko to, naniniwala ako na meron pang ibang malakas. Pero never kong sasabihin sa inyo na hindi mananalo si Alexi dito. Sabi ko nga sa inyo, isa si Alexi sa mga tinik sa competition. At hindi rin imposible na makarating siya sa dulo ng competition kasama si Atisa Manalo. Kasi si Atisa Manalo naman, tulad na sinabi ko, ang pinaniniwalaan ko naman kay Atisa is about profile. Kay Alexi naman, yung kanyang power, like example, yung kanyang comm skills, magaling ang comm skills ni Alexi Brooks. And magaling talaga siya pagdating sa kudaan. But, syempre, nandoon ako na hinahanapan ko pa din siya kung paano niya ipapanalo to. But once na manalo siya dito, syempre magiging happy ako. And then, ganun din naman si Atisa Manalo. Pwede din naman matalo sa competition. Kasi, hindi pa natin alam. But, kung lakas ang pag-uusapan sa profile na meron ng isang Atisa Manalo, talaga namang malakas. So, yon. So, ganun lang yon. So, this is a competition.
At this is a binto way. Hindi natin alam kung sino ba ang susungkit. But nandoon yung mga potential, nandoon yung mga possibility, nandoon din yung nakikita mo malakas. But the end of the story, lahat sila ay pwedeng manalo ng Miss Universe Philippines. Ang hindi pwedeng manalo, ikaw at ako, kasi hindi naman tayo kasali doon. So yun, hanggat hindi ka candidates dyan, hindi ka mananalo. Diba? So yun. So yes, pwedeng mag last two standing sa Alexi Brooks at saka si Atisa manalo sa competition na to. So yun yung abangan natin. Sino nga ba ang susungkit ng corona sa kanila? So yun ang hintayin natin. So guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys. Guys, maraming salamat po sa inyong lahat, sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo, syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, ano pang hinihintay ninyo? Subscribe na. So guys, maraming salamat. Hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow! Thank you guys! Thank you.